Magandang buhay ulit sa inyo. Ito ulit si Sir Manny ng Mandaluyong Manpower at ang inyong Pinoy Trainer. At muling magtuturo sa inyo ulit. Ang huling topic natin ngayon sa water dispenser, ito yung last lecture natin sa water dispenser. Kung paano siya repairin at kung paano mag-load ng refrigerant sa water dispenser. So maraming nagtatanong kung paano raw mag-load ng water dispenser kasi tutusin talaga marami ang mga estudyante na nagtatanong kung paano nga naman daw yung mag-load, kung paano mag-repair ng water dispenser. Kasi kung tutusin, maraming nasisira na, di naman nasisira na mga technician, di naman sila nasisira mag-repair tungkol sa water dispenser. Kundi nadidismaya ng konti kasi maayos nila, kasi yan mga ilang minuto lang, ilang oras lang, nasisira na. Yun iba nagtatanong kung ito yung kadalasan na tanong ng mga technician tungkol sa water dispenser pag kayong pumapasok sila as student ng Mandaluyong ng Power kung saan ako nagtatrabaho. Ang tanong nila, sir, ano ho ba talaga yung load? Yung talagang load talaga ng water dispenser at kung paano siya ayusin. Minsan sinasabi ko, hintayin nyo na matapos yung klase natin at doon pa yon sa huli kasama kasi ng refrigeration yon ng ref, hindi siya kasama kasi sa air conditioning. So air conditioning iba po yung mga topic po doon. So sa refrigeration, ang topic po is refrigerator, water dispenser, industrial refrigeration, yung may kaugnayan sa pagpapalamig ng mga pagkain, diba? So masyado yata kayo nakatutok yata rin sa dalawa kong bisita na nasa likod. Ayan sila. Mga ate, ligo lang kayo dyan, ha? Galaw-galaw lang, baka may stroke. So, umpisa na natin. So, ito po. Ang topic po natin, 6 weeks last lecture in water dispenser, topic repair and how to load refrigeration, refrigerant. So, bago mag-repair ng isang unit sa refrigeration, kailangan po natin ng PPE, tools and materials at yung record list. So kailangan po natin muna natin itong i-topic, lalo na po yung record list. So bago po natin ito gawin. So gawin yung isang unit na sira. Siyempre tulad ng mga sinabi ko nun una sa mga video ko. So kailangan natin ng record list. Yung mga checklist kung lahat ng unit ay okay ba o hindi. So isa natin dito. So topic for the day. So personal protective equipment, topic natin yan. Air conditioning materials, tools, and equipment. Isa rin yan. So mayroon din tayong video presentation, kailangan po natin yan. Siyempre, di lang puro tayo yung may mga babasahin lang. So kailangan din natin na mayroon ano dyan. So yung sa video presentation na yan po yung hinihintay ninyo. Kung ilang PSI ba ang dapat ilagay sa water dispenser. So, nandun po yan. So, ito na. Isa natin. Personal protective equipment. So, nakikita ninyo yung picture. So, yan yung mga personal equipment. So, hindi lang yan. So, yan yung anim. Yung safety helmet. Foot protection. O yung sapatos. Air plug. So, air protection, eye protection, hand protection, saka face protection, yun yung face mask. So, personal protective equipment or PPE, using for. So, maraming hindi nakakalam kung ano yung salita na PPE. Pag tinatanong kayo, ano yung PPE, ano sinasabi ninyo? Siyempre, nuna dyan, Philippines. Philippines, Filipino. Kung ano-ano mga sinasabi, hindi ba? So, yan po. So, personal protective equipment o PPE,
is protective clothing, protection para sa ating katawan, protective clothing, helmet, goggles, or another garment or equipment designed to protect the wearing body from injury or infection. That hazard addressed by the protective equipment include physical, electrical, heat, chemical, biohazard, and airborne particulate matter. So, dito tayo sa ano? Sa protective equipment include physical. So, sa physical. So, ang protective equipment, eh, pinoprotektahan yung physical body natin na huwag masaktan o masugatan. I don't know, sa electrical protection, sa electrical na rin, yung mga guantes. Yan yung ginagamit ng mga electrical, ng mga Meralco, ay mga electrical technician. Heat, protection na rin sa init. Ano yung mga nagtatrabaho sa mga malalaking industry, yung mga power plant. So, chemical, yan, yung mga gloves, protection sa ilong, na huwag natin mamamay yung chemical, yung mga biohazard. So, dito tayo pumapasok sa chemical at biohazard bilang isang aircon technician. So, pumapasok din tayo sa electrical. And airborne, yan yung mga virus. Airborne, yan yung mga virus talaga. Yung mga naamoy natin, yung mga usok na mga sasakyan. So, kailangan natin ng face mask. So, what are the personal protective equipment and their use? Ano yung gamit nila para sa atin? Katawan ng tao. Bago tayo magtrabaho, sa gagawin natin bilang isang aircon tech. Karamihan sa atin, eh, hindi gumagamit ng gloves o hindi gumagamit ng face mask. Pinababayan lang natin na maamoy yung prion. Delikado po yun sa katawan ng tao. Lalo na sa mata. So, kailangan natin magsuot niyan. Yung vest o yung harness, yan, sa mga aircon tech na rin yan, yung mga gumagawa sa yung mga speed type na medyo nasa taas yung outdoor. Kasi ni wala kang tatapakan. Kailangan mo ng harness. Saka ng helmet. O ba? So, ayan. So, ayan po yung mga dapat natin gawin. Ayan yung mga gamit niya. Siyempre, yung eye protection, ayan yung mga clear glass. Alam niya naman yan kung saan ilalagay. Yung ba? Protective shoes, yan. So, bawat kumpanya may mga isyong mga ganyan. So, hindi sila aprobahan ng City Hall kung wala silang. Hindi sila susunod sa safety rules na kailangan nilang pirmahan. So, kailangan yan. So, three types of personal protective equipment. So, types of personal protective equipment. So, yan. Disposable cartridge, airline, air or full face. Yan yung respiratory protection. Eye protection. Mga example, spectacles, goggles, shield, visor. Hearing protection, yan yung earmug, earplug. Hand protection, yan yung gloves, and barrier, prime. So, yung mga hand protection, meron din ang mga doktor niya pagka nag-o-opera, mga surgical gloves. So, sa aircon tech, yun yung mga cotton na gloves o kaya may rubber ng konti. Diba? Yun yung kailangan natin gamitin. Minsan yung ibang technician walang ginagamit na gloves. So, bare hand. So, minsan, pagka may bubuhat ka, di mo namamalayan na sugatan ka na. So, yun ang delikato. So, kailangan natin na meron talagang protection ng ating mga kamay. Lalo sa pagbubuhat ng mga aircon, ng mga luma. Kasi hindi natin alam yun eh. Na meron na palang matalas doon, tapos ang kinakalawang pa. So, yun ang ano ron, tetanong haabot natin dyan. Refuse.
to wear PPE, ano mangyayari pagka nag-refuse ka? Ha? So, marami mga kumpanya na, di naman marami, konti lang naman sila, na hindi sumusunod sa PPE protection o yung safety guidelines ng isang company para sa mga tao nila. Naaprubahan na, pero hindi naman sinusunod. Ngayon, pagka nangyari niyan, pag pinasok kayo ng safety officer, sigurado, shutdown kayo. So, ang safety officer, yan yung maaaring magpasara sa inyo. Kasi hindi kayo aprobahan. So, takot ang engineer dyan. Kasi iba ang safety engineer. Takot yung mga engineer dyan. Safety officer na yan. So, kaya masarap ang maging safety officer. So, sa yun, magkocontrol sa mga kumpanya o magsasabi na hindi ka sumusunod, ihinto ka sa operation. So, delikado yun. Maraming magugutom. Di ba? So, para maiwasan si safety officer, so, kailangan natin sumunod sa mga safety protocol. So, yung mga tao natin, bigyan natin ng financial for safety, yung mga safety equipment. Lalo na kung mga delikado yung ginagawa nila. So, sa ngayon, yan po yung mga nangyayari na po ngayon. So, napo-complain na po lahat. Kasi ayaw nilang masarahan. Ayaw nilang maisara yung kumpanya nila. So, dali lang naman kasi yung safety. So, sundin na natin yan. Wala naman masama dyan. So, sundin na natin yan. So, magtatayo ka ng maliit man o malaki, so, kailangan pa rin ng safety. Ng safety license na talagang sumusunod ka talaga dyan. So, huwag niyong babaliwalain yan. Kahit nasabihin natin hindi ka palisensyadong company, maliit ka lang. So, isipti mo pa rin yung sarili mo, pati yung kasama mo. Okay? Huwag mo pababayaan yan. Kasi yan yung nagpapaunlad sa'yo eh. Yan ang kailangan nating gawin palagi. Kung meron tayong kumpanya, ha? O magtatayo man. So, laging sundin kung ano yung hinihingi ng batas. Okay? So, what is level A? Protection. Level A, hindi level A protection. Level A. So, ito yung level A. Dun tayo sa mababa, sa refrigeration. Yung level B, medyo risky na siya. So, ito yung level A na maaari natin ma-encounter. Vapor, gas, and particulate from hazardous substance response activity is response personnel at risk. So yung po ang ano niyan. So, at risk. So ang level A protection and required when the greatest potential for exposure to hazard exit. So, ang ginagawa natin bilang isang aircon tech, yun ay hinahawakan natin yung mga hazard na chemical. So, meron akong nakaraang video yun. Ayun, makikita nyo pala rito sa video na to yun, ano yung presentation ko. Na huwag kayong basta-basta magtatanggal ng prion hose na nakatutok yung mukha nyo ron. Kasi baka talsikan kayo sa mata, sa mukha. Kasi nakabuka pa yung bibig ninyo. Ngayon, isusukan nyo yun. Maglalaway kayo, kailangan maglaway kayo para ilabas nyo yung mga lason, yung chemical. Tapos yan, huwag nyo kukusutin yung mata ninyo, pabukahin ninyo, pumunta kayo rin sa running water. Tulad yung ginagawa ng tao na to sa picture na to, sa kanan. So, huwag nyo kukusutin, huwag nyo tatakpan yung mata ninyo. O huwag nyo isasara yung bibig ninyo. Kasi yung chemical, maaaring magkaroon ng reaction niyan sa baga ninyo. Sisirain ang baga ninyo yan paunti-unti. So, hindi pa naman kayo mamamatay. Matagal pa. Matagal pa naman kayo mamatay niyan eh. So, kaso lang, siyempre, mag-ingat kayo kung ayaw nyo na magkasakit kayo dahil sa chemical na yan. Yung prion. Ha? So, kailangan ng protection pa rin sa mukha ng tao. Kasi ang una natin pinaproteksyonan dyan yung mata, kamay, at yung bibig, yung ilong. Tindihan nyo ba?
Bago kayo yung basta gawa lang ng gawa, ha, isipin yung gagawin ninyo. So, ang ginagawa natin, bilang sa technician, marami tayong hawak. May electrical yan at chemical. Yan yung number one na delikado. Marami rin tayong hawak o tusat, tutusin. Nagwe-welding din tayo. Nagwe-welding tayo. Nagka-carpentero, nagmamason. Binasang aircon tech. Diba? So, alis na tayo rito. So, ayan ang mangyayari. Why personal protective equipment is important? Talagang importante talaga. Importante talaga yan. So, PPE is equipment that will be protect worker against health or safety risk. Health and safety risk on the job. Trabaho. The purpose to reduce employee exposure to hazard with engineering and administrative control are not visible or effective to reduce the risk to acceptable level. Para ma-proteksyonan tayo sa mga hazard, ng mga chemical. So, ma-proteksyonan din tayo sa mga pagkakasugat ng ating mga kamay, o pagkakapilay. So, yan po yun. So, i-safety lang natin yung sarili natin, lalo na bago tayo gumawa talaga. Yan talaga ang importante. So, exposure to hazard in workplace. So, tayo, na-expose tayo sa chemical, sa paghawak ng prion. So, na-expose na tayo doon. So, kung wala kang mask, face mask, so, yun ang delikado. So, madadali ang baga mo. So, ano yun, ano dyan? So, chemical hazard are present with a worker and exposed. So, any chemical preparation in the workplace and any form, solid, liquid, or gas. So, yan yun eh. So, solid, liquid, or gas. So, yung solid, yung pagka nagpapalit tayo ng copper tube. So, may liquid yung sa loob. So, tapos yan, mahawakan natin ano, sa kamay, kakain tayo, hindi tayo nagugas ng kamay, tapos yung kakamay pa natin pagkain, pasok na sa bibig. Di ba? So, lason na yun. Some are suffer than other, but the same worker who are more sensitive to chemical, even common solution can cause illness, skin irritation. So, yan nangangati ka na. Or breathing problem. Hirap ka ng huminga. Kasi namagana yung sinus mo. Illness, yung pakakasakit. So, yan yung nangyayari pagka nakakaamoy tayo ng mga chemical o biohazard. So, yung biohazard, yan yung mga ginagamit sa mga nuclear. Yung chemical, yan tayo, yun sa prion. Chemical yung prion eh. Chemical siya. So, medyo delikado. Kaya kailangan natin ng face mask o gas mask o yung protection sa ilong na huwag natin maamuyan. So, hindi naman yung kailangan na para kang scuba diver, ganun. Aircon technician, tapos yan, meron kang tanker dito sa likod, tapos yan, naka-scuba ka, no? Tindi mo nun, ang galing mo. Diba? Kung hindi ka pagtawanan eh. Yun ano lang yung face mask lang, takit sa ilong. Yung tama lang. Okay? So, 6 type of hazard in the workplace. So, ito yun. So, workplace perform in some job function. May mga marking. So, yan. Biological hazard include virus. Ayan, yung virus, bacteria, insect, animal, etc. That can be caused adverse health and impact. So, di ba? So, kasama rin ang hayop sa ano, nagdadala ng virus. So, insect, yan. Mga bacteria,
na nasa yung mga hinahawakan natin sa paligid. May mga bakterya yan. So, pagka umubo ka, ching, ipupunas lang kung sa paligid. So, wag na natin gayain yun iba. Takpan na lang natin yung bibig natin ng panyo o ng towel, baheng. Wag tayo dura ng dura sa paligid. So, wag tayo magkalat ng virus natin. So, chemical hazard and hazardous substance that can be cause harm. So, ayan, yung chemical, yung sa atin, prion. So, makakapag-cause din siya ng harm sa atin, sa tao. Lalo na yung mga prion natin eh. Flammable, may mga pumapasok ng flammable. Ingat. Ingat lang po ah. Maaaring makasakit ng tao yan. Maaaring makasakit ng technician. Maaaring makasakit sa atin yan. Physical. Yung pangangatawan natin, maapektuhan din yan. Manghihina tayo. So, safety. Ergonomic. Physico-social. Ano ba yung ito ma-pronounce sa maigi? Physico-social. So, yun. So, yan po yung anim. So, yan po siya. So, yun yung nakita. May bungo, may triple X na drum, sa gear. And working share that same physical work. Yung mga may sakit na katrabaho mo, may sakit na pala, hindi mo pa alam, yung bukasan, masama na rin pakiramdam mo. So, ingat lang, ha? Yun ano ng PPE. Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin ng PPE sa bawat trabaho na ginagawa natin. Para hindi tayo mahawa ng sakit, para hindi tayo aksidente, makaiwas tayo sa aksidente, makaiwas tayo sa pagkakasugat ng ating mga katawan. Yan, o makaiwas tayo sa malanghap natin yung chemical o yung biohazard na kumakalat sa hangin. So, air conditioning materials, tools, and equipment. So, ito na yan. So, ayan yung picture. So, dyan na tayo. So, what is air conditioning equipment? So, lahat yan, equipment ng air conditioning. Tama lahat yan. Air conditioning tools. Yan. Air tools. Yun ano. Ano to eh. Electronics. Philips na to. So, yan lahat. So, taking literally, air conditioning include the cooling and heating of air. Cleaning and controlling its moisture level as well as conditioning it to provide maximum indoor comfort and air conditioning system. Generally, consists of five mechanical component, compressor, fan, condenser, coil, and hat. So, yan yung sinasabi niya. So, yan yung ano. Yan yung mga equipment niya at yung component. The tools used in refrigeration and air conditioning. So, ito yung mga tools na kikilanganin natin gamitin pag tayo magre-repair ng isang unit ng aircon o ng refrigeration. So, air conditioning, refrigeration tools, charging scale, leak detector, manifold, gauge, hose, and accessories. Refrigerant recovery unit. Yan yung refrigerant machine. Yung recovery machine. Tube working tools. Yung mga bender. Vacuum pump. Panghigop ng moisture o hangin doon sa loob ng unit para mga ganun. Tracing equipment. Digital thermometer o yung lampameter o yung digital tester. Yan. May mga gamit na yan. So, maraming gamit ng refrigeration. Hindi lang yan. Na inyong makikita sa araw-araw. Sa mga baguhan, o, konti pa lang yan. Pero pag kumikita na kayo, bilhin na kayo ng kaunti-unti.
Konti-unti lang. Okay. Tools do you need for HVAC? So, iba yung HVAC na mga gamit. Pero ganun din yun, yung mga gamit na, yung mga ginagamit sa domestic o sa HVAC, pare-pares lang naman na ginagamit. So, ayan yung mga ginagamit na sa HVAC na. Recep Prot. Recep Prot. Reciprocating saw blade. So, yung lagaring bakal. Vacuum pump. Mobile HVAC software. Refrigerant scale. Yung timbangan. Cordless drill. Yun, ano? Wala siyang cord. Battery. Screwdriver, pipe wrench and pliers, 10 snip and shears. Oh, ano yun? So, yan yung mga ginagamit. Pero yung ginagamit sa domestic, ginagamit yung sa HVAC. Yung mga gamit yan. Basta't gamit sa refrigeration, alam nyo na lahat yan. Kung ano-ano yun. Nakasulat naman din dito. So, yun ang kikilanganin natin para mag-repair ng water dispenser o kung anumang klaseng unit ng refrigeration o ng air conditioning. So, what is HVAC equipment used for? So, ano yung dapat gamitin sa HVAC naman? So, kung nakikita niyo yung picture, ayan po yung mga industrial air conditioning na outdoor. So, parehas lang naman yun. Kasi yung mga iba kasi na air conditioning technician na gumagawa ng window type saka ng speed type. Ang speed type is parts of HVAC. Heating, ventilation, air conditioning. Yung pong ibig sabihin ng HVAC. So, ang heating, ventilation, and air conditioning HVAC system is designed to achieve the environmental requirements of the comfort of occupant and a process HVAC system. HVAC system are most used in different types of ng buildings such as industrial, commercial, residential, and institutional building. So, umpisa natin sa industrial. Industrial, ang gumagawa dyan is HVAC. Yung mga malakihan. Yan yung mga water chiller. Ay yung mga cooling, yung mga nasa taas na ng building. Mga water, ayun yung tawag na, basta mga malalaki na yan eh. Yung may mga kasama ng tubig, yan. So, nasa dulo ng dila ko, hindi ko lang mabanggit. Esensya na. So, industrial, ayan yung mga pabrika. Yung mga malalaki. So, commercial, ayan yung mga shopping mall. Restaurant, residential. So, sa commercial, diba sa mga restaurant, sa mga mall, mga air conditioning worker din ang gumagawa rin dyan. Domestic, saka HVAC technician. So, para sa mga gamit nila. Residential, ganun din. Kasi sa residential, meron siyang window type, hindi ba? Pero ang residential ngayon, ay gumagamit na rin ng split type. Ceiling cassette, meron na rin yan. And institutional building, yan yung mga government building, mga eskwelahan, private school, public school, city hall. Mga split type ang ginagamit dyan. Saka window type. So, halos walang pinagkaibang HVAC saka sa domestic. Ang domestic kasi, ang dome rack is domestic refrigeration and air conditioning. Ang HVAC naman, heating, ventilation, air conditioning. So, dome rack, dome rack, ang ibig sabihin ng dome rack, ulitin ko, dome rack, domestic, refrigeration, and air conditioning. HVAC, heating, ventilation, air conditioning. So, yan po. Ang pinakaiba lang nila is yung tawag. Pero, sa trabaho, eh, iisa lang po sila. Di ba ba? Toto. Ang tanong, what is different between HVAC and AC? So, HVAC is heating, ventilation, air conditioning.
ang AC, air conditioning. So in the air conditioning industry, the term HVAC is often used instead of AC. So instead of AC. So HVAC refer to heating, ventilation, and air conditioning, where AC simply refer to air conditioning. Dinugtong lang si HB. Dinugtong lang siya. Heating, ventilation. Heating and ventilation. Ventilation, ayun, isang butas kung saan pwedeng lumabas yung init at kung saan pwede rin pumasok yung lamig. So yung heating, yun yung init. Painitin mo yun, isang sistema para lumamig yung kabilang bahagi. So air conditioning, ganun din. Pinapainit yung bahagi ng unit para lumamig yung kabilang bahagi ng unit. So parehas lang naman sila, hindi ba? So AC is generally used with preparing to system that are designed to cool an air in your home. So to cool in your home. Yung isang bahay para palamigin ng isang air conditioning. So HVAC ganun din siya. Para palamigin ng isang lugar. So may pinakaiba ba? Halos wala, di ba? So parehas lang sila nagpapalamig ng isang lugar o isang bahay o isang building. Pinapalamig lang nila pareho. At parehas silang meron heating system. At yun yung condenser. May cooling system din sila, yun yung evaporator. Meron din silang parehas na compressor. Parehas din silang meron din fan. Sa HVAC, may mga nadagdag lang na unit. Tulad ng may cooling water. May tubig na para palamigin yung condenser. So, kasi may malaking fan na. Yun yung mga nadagdag na. So, gumamit na yung sensor niya. So, what HVAC stand for? Ano ba yung inaano ng HVAC? Heating, ventilation, and air conditioning. What is an HVAC system? First and foremost, HVAC stand for heating, ventilation, and air conditioning. You can find HVAC system anywhere from single family homes to submarine, where they provide the means for environment comfort para mapabuti yung katawan ng tao. Kasi sa submarine, gumagamit din sila ng aircon. Diba? Gumagamit ng aircon ng submarine. So, itong tanong sa inyo. Apat na bahagi ang pwedeng pasukin ng mga aircon tech. Apat yan. Na pwede nilang gawin. Apat yan. Pero tatlo ang nasasakop natin sa mundo. So, una, lupa, hangin, himpapawid, dagat. O, pagka nakuha nyo itong tatlong to, yung apat na yung makukuha nyo rin. Ano yun? Sasakyan, mga kotse na gumagamit ng aircon, barko, submarine na gumagamit ng aircon. Diba? Mga sasakyan, barko, gumagamit ng aircon, yung papawid, aeroplano, gumagamit ng aircon. So, pinakahuli, sa lupa, maliban dun sa mga sasakyan, kotse, ano, bahay, mga building, gumagamit ng aircon. Itong tanong, kung ikaw electrical lang, electrical technician lang, at di ka air conditioning, pwede ka ba mag-aircon? O, ang air conditioning, may electrical. O, di ba? Pwede ka mag-electrical kasi nasa air conditioning ka. May electrical kasi ang air conditioning. O, ang welding ba? Pwede ba mag-aircon? Mga welder? O, ang air conditioning may welding.
Nagwe-welding ng copper tube. Saka nagwe-welding din ng bracing ng aircon. So, yeah. Pero hindi nagwe-welding ng barko. Diba? So, ang automotive ba? Yung mga mechanical na automotive, pwede ba sila mag-aircon? Siyempre, mag-aaral pa rin sila ng aircon. Gusto nilang pati aircon, masakop nila sa automotive. Ang aircon, pwede tayo mag-automotive. Kung mag-aaral tayo ng automotive, so pwede rin, di ba? Di ba? Dami. Ang karpintero ba? Nag-concentrate lang siya rin sa pagka-karpintero. Pwede ba siya mag-aircon? O hindi. Ang aircon, pagka ang bahay ay kahoy, tayo nagbubutas nun. O, karpintero rin tayo. Di ba? Nagmamason din tayo pagka ang bahay ay pato, yung pader. Binubutas natin yon, sinisementuhan ulit para bumalik, para maikasya yung window type. Yeah? Mason din. Yun ang nakukuha natin. Chemist din tayo dahil may chemical. Diba? So, kaya lahat ng mga sinabi ko noon una sa PPE, that yun importante. Kasi ang hawak natin is electrical and chemical. Sabihin yung hindi pa pwede. Yeah. Oh. So, siguro may mga natututunan na kayo na dapat yung talagang gumamit ng PPE lalo na pantakip sa ilong. Saka sa mata, protection sa mata. Kasi yan ang una natin poproteksyonan, yung mata. Tapos yan yung ilong sa kanyang kamay. So, kailangan natin ng PPE, ha? Hindi maring hindi. Sa mga maliliit at malalaki na aircon provider, please finance the PPE para sa inyong mga trabahador kasi sila yung frontliner ninyo at sila yung nangangasiwa ng inyong negosyo. At sa mga trabahador naman, protektahan nyo rin yun inyong kumpanya kasi tahanan din ninyo yan. Diyan kayo kumukuha ng ikakabuhay ninyo, na pagkain ninyo. Proteksyonan din ninyo, ha? Hindi yung kung ano-ano yung mga ano. Give and take lang yan. Give and take. Walang ano dyan. Okay? So, materials of refrigeration. So, raw materials. So, yan. Yan ang kailangan natin. In inner cabinet, ito yung sa refrigeration. Yung cabinet yung rip mo kasi. In inner cabinet, it's made in sheet metal. Like the outdoor cabinet or of plastic, the insulation that fills that gap between the inner and outer cabinet consists of fiberglass or polyform. Polyform. Yung nakikita natin dilaw pagka tinatanggal yung cut sheet ng rep, yung papakasin mo, ibibenta mo yung metal, tinanggal mo yun, makikita mo yung foam. Ayun yung foam, yun yung nasa pagitan ng rep. Kaya siya makapal. The component of the cooling system, ito yun. Ang component niya, ito na yung mga component. So, bilangin nyo. Compressor, isa. Condenser, dalawa. Coil, apat. And fan, apat. Are made of aluminum, copper, or an alloy. So, yun. Yung coil, copper. Copper yung coil. Pero may nakikita na rin tayong alloy na ginagamit sa rep. So, yan yung mga makikita natin doon. O kaya doon sa water dispenser, may metal tube na rin. May metal tube doon. So, refrigerants in vacuum pump. Ayan. The rules of vacuum pump in refrigeration equipment is even burn and out in compressor motor, the vacuuming operation of the refrigeration system should be carried out after system cleaning, sewage, discharge, and pressure test leak detection. Detection, or test leak detection din siya. So ito yung tip.
pagka magbabakyum kayo, nasabi ko na rin ito sa ibang video, pagka magbabakyum po kayo, dalawa po ang inyong mapapansin, ang inyong pong pinapansin. Pagka may leak, doon tayo una sa, no, sa may leak. Pagka may leak ang unit, binakyum mo siya, ang mapapansin mo, para masabi mo may leak ang unit, habang binabakyum mo siya, yung usok, hindi nawawala. Kumakapal ng kumakapal. So, ibig sabihin na may leak yun. Kasi, na-experience ko na yan. So, yun ba sinasabi wala daw yung leak? Pag kinagahan na ng prion, mga ilang araw lang, nawawala na. Nawawala na siya. So, pagka binakyo mo siya, hindi nawawala yung usok, lalo pang kumakapal. Ang ano no, may leak yun. Totoo ang may leak yun. Ito na may kalawa. Pagka binakyo mo naman siya, at yung usok naminipis ng naminipis, at nawawala, ibig sabihin nung good yun, unit mo, maganda yung pagkakahinang mo. Wala siyang leak. So, wala siyang leak. So, naintindihan nyo na. So, yun ang ano niyan. Paggamit ng vacuum. Hindi lang yung basta vacuum. Papansinin ninyo yung lumalabas dun sa vacuum. Dun sa pinaka ano niya, nozzle niya, ito. Kung yan yung usok niya, nawawala o hindi. So, papansinin nyo yan. Hindi lang vacuum lang ng vacuum. Ano ba yung magandang vacuum? So, ayan na, nakalista na. Ayan lahat, nakalista na, nakalista na, nakalista, nakalista, yan. Pili na lang kayo dyan. Pero ang hinahanap niya yung mura. So, nasa sa inyo yan kung ano yung gusto ninyo. So, Robinair, meron, maganda yan. Yellow jacket, maganda rin yan. Robinair, 15,800, okay din yan. So, yung mga sumusunod, okay yan lahat. Pero ang pinaka-okay dyan is 1.5 saka 2 horsepower. Para isahang vacuum lang. One hours lang ang vacuum talaga. So, what happened to a system that leak within vacuum? So, nasabi ko na kanina, nauna na. If the system has a leak, that the vacuum gauge will be continued to rise until atmospheric pressure has been. Medyo ano na, kumakapal na yung usok, hindi siya nawawala. Ayan yung sinasabi ko kanina. Kumakapal yung usok, hindi siya nawawala. Atmospheric na, hindi siya nawawala yung usok. Has been. It's, however, if the system is vacuum tight but still contain moisture and rest will level up with the vapor pressure equalizers in the system. Typically between 20,000 and 25,000 microns between 72 and 80 Fahrenheit. Kung may leak. Hindi siya bumababa. Hindi siya nagsisiro. Kumakapal ng kumakapal yung usok. May nahihigop na hangin galing sa labas, yung butas, tapos ipapasok mo sa butas, lalabas dun sa vacuum. Kumakapal lalo. So, may leak yun. Ang walang leak, yung usok, nawawala siya. Numinipis ng numinipis. So, napaliwanag ko na yan kanina. Hindi ko na ulitin pa. Hirap na. So, ayan. How long should it take to pull a vacuum, yung pinaka-pull vacuum na. So, kung 2 horsepower ang gamit mo, 1.5, 1 hour. Pero kung half vacuum, ang ginagawa ko kasi dyan, pagka half vacuum, dalawa yung binabacuum ko. Low side saka high side. Tigwa 1 hour yun. Pero kung maganda yung vacuum mo, 1.5 horsepower, 2 horsepower, dalawa na yun. Pasok na yun. Okay na yun. Sabayan. Kasi kung tutusin ng talagang pag-vacuum talaga ng isang unit ng refrigeration, dapat binabacuum mo yung dalawang side, high side saka low side, sabay, pagka 2 horsepower, sabay yun. Kasi meron kasi siyang harang. Yung harang niya,
sabihin natin ito yung filter dryer niya. Ito. Ito, itong filter dryer niya. So, sa loob niyan, meron niyan filter, tapos siya meron niyang bevels, o kaya yung bato siya. So, lahat ng dumi niyan, habang binabaki mo rito sa kabila, yung dumi niyan nandito, hindi makakalabas. So, sabihin natin ito yung low side, ito yung low side, ito yung high side. Pag binakyo mo yung low side, so, lalabas lahat yung mga dumi niyan. So, yung dumi naman dito, dito sa kabila, eh hindi makalabas dito. So, higupin ang paunti-unti. So, mahaba yung travel niya. Mahaba ang pupuntahan niya. Eh, meron kang capillary tube, maliit. Eh, paano kung yung dumi ron, eh, malaki? Diba? Asan yun, ano nun? Yung capillary tube nun, so, saan nakalagay yun? Diba, papunta ng low side? So, tapos yan, nakakonekta siya ron sa high side, dun sa condenser. Tapos yan, papunta ng evaporator. Yung capillary tube. Mula ron sa, ano, sa filter dryer. So, pinapaliwanag ko lang na maayos, ha? Sana nasusundan po ninyo. Pag binakyo mo yun yung kabilang side, hindi siya nababakyo ng gusto. Kaya ang ginagawa ko, dalawa sila, low side, saka high side. So, dalawa yan, dalawa sila, na binabakyo ko palagi. Kahit 1 horsepower yan, kahit 2 horsepower man yan, pinagsasabay ko na sila. O minsan, isa-isa ko siya binabakyo. So, ganun lang po yung ginagawa ko. So, ewan ko lang sa inyo kung ganun din yung ginagawa ninyo. O yung low side lang binabacuum ninyo dahil maganda yung vacuum ninyo, horsepower. So, okay lang. Sige, go lang kayo ng go. Pero sa akin, eh, iba yung proseso ko. Talagang binabacuum ko silang dalawa. Low side tsaka high side. Para talagang sigurado talagang malinis yung loob. So, walang moisture o kung ano man na nandun sa loob o dumi. So, ganun lang ang ginagawa ko. So, kung gusto nyo gayahin, nasa sa inyo yun. Free naman yun eh. Wala naman akong ano rin eh. Free yun. Kung ano yung ginagawa ninyo, tuloy nyo lang. Kung gusto nyo gayahin yung sinabi ko na ginagawa ko, nasa sa inyo din yun. Okay? So, next slide na tayo. So, recovery machine for refrigerant. So, recover ng freon. So, ang recovery machine tulad din ito ng vacuum. Habang nire-recover mo yung freon, binabacuum mo na rin siya as the same area lang o same time lang. Parehas na yan, sabaya na yan. So, yan po yun. Kung nakikita ninyo yung picture, ayan po yung linya, ayan po yung hose na may arrow kung paano ko ilagay ang recovery hose. So, kung tutusin, meron pa po itong filter dryer, ha? Sabihin natin itong nakikita ninyo rito na arrow, banda rito, may filter dryer yan, papasok ng recovery machine para maalagaan din yung recovery machine. Kasi mula dun sa unit, pati mga kalat niyan, pati mga dumi niyan, ay nare-recover din ng recovery machine, ipapasok yan dito sa recovery tank. So, yung freon, hindi na pwedeng gamitin yun. Talagang wala na talaga yun. Kung sa sinaing, iluto mo ng gabi, napanis ng gabi, kinabukasan, panis na, kakainin mo pa ba yun? Diba hindi na? Tatapon mo na. Ganon din yung mangyayari. So, saan itatapon? Kung sino man yung nagsuggest na i-recover lahat yung freon, so ang tama naman yun, dun yung siya dadalin sa agency. Doon sa Bikutan. So, ano nandun sa Bikutan na agency? Ng gobyerno? Doon nyo dadalin. So, binigyan ko pa sila ng trabaho ngayon. Eh, yun naman talaga, trabaho talaga nila ngayon eh. Yun naman talaga eh. Sila may utos na i-recover natin yung freon para masagip yung kalikasan at masagip din yung buhay din ng tao na makakaamoy niyan. Kasi delikado talaga yung freon. Hindi ko talaga yung basta-basta. Chemical po yan. Kaya tayong mga technician, huwag ko tayong magbababa ng presyo kasi delikado yung trabaho natin eh. Hindi ko basta-basta yung trabaho natin. Kung sinabing 750 yung cleaning, 750. Pag sinabing yun sa speed type is 4K talaga sa cleaning yun. Pag sinabing repair sa window type,
mag-canvas muna kayo, ha? Para hindi mabibigla yung mga kliyente, canvas nyo muna lahat yung materials na kikilanganin, plus ilagay nyo na doon yun bayad sa inyo, tapos yung bayad ng tao ninyo nagagawa. Okay? Yung salary ng tao ninyo plus yung penalty, service penalty kung tawagin. Kasi gagawin eh, repair eh, di ba? So yun. Magbigay kayo ng resibo doon sa kliyente para hindi sila nabibigla sa pagpapagawa. Hindi yung sasabihin nyo kagad kung magkano yung presyo, tapos yan, kayo rin nabibigla kasi tapos pala o kulang pala. O, di ba? Canvas muna. Canvas muna bago ibigay sa kliyente kung magkano talaga lahat. Okay? Para maiwasan natin yun, yung kaguluhan o yung biglaan ba? Biglaan. So, para maiwasan. So, maraming gumagawa na diretso kagad. Ma'am, ito kagad. Sir, ito kagad yung presyo. Tapos yan, wala ka man lang kinambas. Kung magkano talaga lahat yung gagawin, kung magkano lahat yung materials, o pag binili mo, kapos ka pala. Diba? Tapos yan, babalik ka lang, ma'am, kapos po yun, yung binayad nyo sa akin para po sa materials. Eh di magagalit sa'yo yung kliyente mo. Sabihin sa'yo, hindi mo man na sinigurado kung magkano lahat, eh yun yung usapan natin. Nagpirmahan na tayo. O, abunado ka pa. O, hindi mo siya mahahabol kasi nagpirmahan kayo. O, di ba? Sakit sa bulsa, no? So, bago kayo gumawa, canvas muna, ibigay sa may-ari para ibigay sa inyo yung tamang presyo. Okay? Lahat-lahat na ilalagay nyo na doon. Pasahod ninyo sa tao kung sino yung gagawa, plus yun, service penalty. So, diba? Plus yung mga materials, kung ano-ano yun. Kung ano yung ilalagay nyo doon, kayo na nakakaalam. Ha? Kayo na nakakaalam na kung ano yung ilalagay nyo ron. Okay? So, how long does it take to recover refrigerant? So, say, iba naman to. 5 to 10 minutes. Pero ang paggamit ko ng recovery machine, pagka ganyan, inaabot ako ng 20. Para sigurado talaga. Vacuum na kaagad yun. Kung wala naman leak, binacuum, wala naman siyang leak, so, diretso na rin ang karga nun. Pero hindi, sa pagkarga, hindi nagagamitin yung recovery machine, ha? Recovery machine yan. Okay? Hindi yan panloading. Okay? So, pagka magsa-shut off na kayo ng recovery machine, ang una nyong isa-shut off, yung gauge. Okay? Yung gauge muna. Ang inyong isasara bago yung recovery machine. Ulitin ko, ha? Pagka natapos kayo ng 20 minutes o 25 minutes sa pagre-recover, ang una nyong isasara ay yung gauge bago yung recovery machine. Okay? So, ito. What is the fastest way to restore refrigerant? So, ano yung pinakamabilis na para i-restore yung refrigerant o i-recover? So, marami sa atin ang gumagawa nito, pero nalilimutan yung procedure para mabilis. Yun iba, dahil ang baguhan, ang ginagawa, nare-recover yung prion gamit ng recovery machine, eh naka-ano yung tangke, hindi binababad sa tubig na may yelo. So kasi pag hindi mo binabad yung tangke ng recovery tank dun sa tubig na may yelo, umiinit siya. So, ito yun, yung nangyayari. Ito yung conclusion. Pag hindi mo ginawa yun, ito muna tayo. Tatangke muna tayo na hindi nilagay sa tubig na may yelo. Gumagana yung recovery machine mo, nire-recover mo yung prion dun sa unit. Hindi siya nakalagay sa tubig na may yelo, na puno ng yelo. Yung tangke, umiinit. Yung pag umiinit yan, magsasalubong yung init ng compressor ng recovery machine dun sa gitna. Pagka nagtagpo yan, yung recovery machine mo, hihinto. I-stop siya. So, pag umi-stop yan, hindi nagagana yan. So, maghihintay ka ng ilang oras bago siya ulit gumana. So, ang iniisip nun iba, akala sira. Yan, sa mga may-ari ng recovery machine, ha? Ayan na yung sinabi ko. Kasi may mga nagtatanong sa akin. Ang recovery machine daw nila, nasira daw kasi ginamit daw ng technician nila
May nag-aaral kasi sa akin eh, na talagang meron siyang shop. So, meron siyang recovery machine, isa. Bumili pa siya ng isa. Kasi akala niya, sira na. So, sabi ko sa kanya, pati hindi mo pagganahin uli. So, ilang oras mo na bang hindi nagagamit? Kasi yung day noon, meron silang ginagawa, nire-recover. So, yung tangke, hindi rin binabad daw doon sa may tubig na may yelo. Kasi ang utos ko, pagka magre-recover kayo, ibabad niyo sa may tubig na may yelo, yung tangke. Sabi, nagtaka siya, sir, kailan ba yun? Bigla niya akong inano, in-approach, sir, ganun ba yun yun, ano, yung procedure noon? Para mabilis ma-recover yung prion? Oo, ganun talaga. Para hindi umiinit yung tangke. Malamig. Para malamig yung tangke. Kasi, yung pinapasok mo ron, mainit eh. Umiinit na siya yung prion eh. So, pag umiinit yung tangke, mainit yung compressor ng recovery machine, ihinto yung recovery machine. Pag uminto, hintay ka lang ng mga ilang oras. E yung panahon na yon, may nire-recover daw sila. Yung sinubukan nila, hindi pa rin daw umaandar. Kaya siya bumili ka agad ng recovery machine. Sabi ko, aandar ulit yon. May papalitan ka lang. Baka nasira yung fuse. Ayun, nakita nga niya, yung fuse sira nga. O, diba? Nasira yung fuse. Kasi nagsalubong na yung init eh. Yung dalawang init, mainit eh. Mainit na yung tangke kasi wala siya sa tubig na may yelo. Plus pa yung recovery machine na mainit yung compressor, nagsalubong. So, yun. Nasira yun ano niya, yung fuse niya. Pero yung fuse niya, yun ano yun, para siyang overload na may relay. So, yun yung papalitan niya. So, okay naman na, napalitan na. So, para mabilis yung pagre-recover mo ng prion, ito gagawin nyo. Pagka magre-recover po kayo ng prion, yung tangke, ibababad ninyo sa tubig na may yelo. O yun, drum. Kung saan kakasya yun, recovery tank. Huwag po tayong pilosopo. Ha? Alam ko, iniisip ninyo. So, kaya sinabi ko yun, kung saan kakasya yung recovery tank, doon, kung saan kayo naglagay ng tubig na may yelo, doon yung ibababad. Kailangan hanggang ano yun. Kung yung handle, depende handle, hanggang doon lang siya. So, kung ito yung pinaka, ano niya, pinaka handle niya, hanggang dito. Hanggang dito. Hanggang dito. Talagang buo siya para malamig. Para mabilis yung higop ng recovery machine. Mabilis siya. So mga 10 to 15 o baka wala pang 10 minutes, nakuha nyo na lahat yung prion eh, sa loob ng unit ng aircon eh. O, ganun kabilis yan. So naalagaan nyo na yun ano, naalagaan nyo na yung recovery machine nyo, hindi pa siya nasira. Nakarelax siya habang tumatakbo. Kasi yung recovery tank nyo, binabad nyo rin sa tubig na may yelo. So, ganun siya kabilis na ano, marirecover. Naintindihan ba? Okay ba? Taas ang kamay? Kung okay? Okay. Okay. So, next na tayo. So, which gas is used in refrigerator for cooling? So, ang ginagamit dyan, for cooling ng refrigerator, eh meron yung non-flammable, meron flammable. Yung 600A, flammable. 134A, non-flammable. So, yun yung ginagamit sa refrigeration. Sa refrigerator. So, meron din, may nabalita na, 410A, pwede siyang gamitin eh. Pero, konti lang siguro. So, okay na rin din siya. Saka 7, ganun. R32, hindi pa subok. So, medyo ingat tayo ha, sa mga pipiliin na yung pag sinabing prion para sa refrigerator, yun lang ang dapat natin ilagay. Pag sinabing prion sa air conditioning, yun lang. Wala dapat na kung yun sa refrigeration, ilalagay nyo sa refrigerator, huwag nyong gagawin. Okay? Huwag nyong gagawin. Mahirap na. Baka masira yung unit. Baka masira yung compressor. Kasi may gumawa niyan. Ang ginawa,
refrigerator, kinargahan ng R22, ang nangyari yung compressor, nasira. Nasira yung compressor. Sumabog. Kaya palit ng compressor. Pero kung yun 134A, lalagyan nyo sa air conditioning, okay siya. Kaya lang, hindi siya masyado malamig. Diba? Labo, diba? Nagamit din yun kasi. Nagamit ko rin yun eh. Sinubukan ko lang pero hindi siya malamig eh. Nagyayelo lang eh. Yun 134A na ilalagay ko rin sa air conditioning, sa window type, kinawa ko rin yun. Hindi siya lumamig eh. Nagyayelo lang yun ano eh. Yung capillary tube, nagyelo. Pero yun R22, ilalagay mo sa 134A na refrigerator, hindi pa pwede. Sa masisira yung compressor. Sira talaga siya. Masasabihin yung ginawa ko rin, opo, ginawa ko din. At hindi maaaring hindi ko ginawa. Talagang ginawa ko rin. Siyempre, kailangan ko ng trial and error para mapatunayan. Eh, yung mga unit naman na pinagpa-practicean kasi naman ng mga estudyante ko, eh, galing naman yun sa jump shop. At galing yun sa mga pinag-ambagan din. Para makita rin ng mga estudyante ko kung anong mangyayari. Ganyan po ako magbigay ng training. Mangsisira kami ng unit, magpapasira ako ng unit, pero aayusin din namin yung unit. Hindi yun puro analysis na lang o kung ano. Kailangan na meron kaming dapat gawin para mapatunayan ang isang conclusion kung ito ay totoo o hindi. Yan po kami sa Mandaluyong Manpower. Yan po ang training ko po doon. Kaya marami sa akin na nagko-comment na okay akong trainer, sira ulo akong trainer kasi ayos yung unit, sisirain. Hindi po ba? So, yung mga estudyante ko, ganun din yung komento rin nila sa akin. Yung iba, hindi nila sinasabi, eh, nararamdaman ko yun. Yung iba, nasasabi nila na, sir, may natutunan ako sa inyo. Alam ko kung ano yun, kung ano yung nagawa. Alam ko yun. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila. Kasi, ganun yung tema ko na magturo. Hindi yun, ayos yung unit, pag-aaralan. Na ayos pa din. Hindi. Bibili ako ng unit na galing sa junk shop na ayos yung compressor kahit pangit yung loob, ayun labas, yung loob, kahit na sira-sira siya. May gagawin akong experimento ron na may safety naman. Naka-safety kami lahat. Hindi ko yung pagagawa na may mapapahamak. Ako muna ang unang mapapahamak doon kasi ako yung tatayo ron sa tabi ng unit habang ginagawa nila yun. So, na alam ko na hindi kami mapapahamak pare-parehas. Pero pag flammable, ay iba yan. Ibang ayos na yan. Ibang training yan. Ibang training po yan. Tulad na sinasabi ko. Ibang training po yan. Sa mga non-flammable lang po yun ginagawa kong ganun ng proseso. Pagka non-flammable, iba naman po yun ginagawa kong proseso. So, talagang meron ho kaming safety. Hindi ho maaaring, hindi ko gawin yung safety na yon sa pagtuturo ko. Okay. So, mahirap na. So, kung alam din yan kung sino yung, alam din yan na maka, ano ng videong to, alam din nila yon. Kasi mamumukha nila ako eh. Ganun talaga. So, sa mga kumpanyang napasukan ko. Yan. So, ito yung mga preyo na. Okay, ito na tayo. So, ito yung pwede natin gamitin ng mga pandikit kung sakaling may sira yung unit o crack yung mga nandun sa loob ng refrigerator o ng freezer. So, ito yung pwedeng pandikit. So, hindi ko siya ini-introduce para kumita itong JB na to. Okay? Ito ay itatopic ko lang para alam nyo kung ano yung bibili ninyong pandikit. Okay? So ito yung best glue na para sa plastic binder.
yung sa mga loob, yung mga plastic na pinaglalagyan ng mga ano, mga gulay ba yon, mga kung ano no, may mga crap. So yan yon the best na pandikit. So kaya eh may putas. So yan, yan po yung best glue. So ito naman yon what glue can be used in the freezer, ito yung mga nasa freezer yon, M3. Ayan yung sealant na pwede nyong gamitin. Yan po. Yan po yung sealant. Yan po yung simpleng sealant. So, yan po yung pwede ninyong gamitin pagka may sira po yung freezer o yung may crack yung ilalim o yung sa mga gilid. Yan. So, tumatagal po siya sa lamig saka sa init. Pati rin yung isa. Ito. Tumatagal sila sa init at lamig. So, init at lamig talaga ang ano niyan. Matiisin sila. So, yun. So, dito na tayo sa video presentation. Wala na pangako ko. So, dito nyo na makikita kung ilan yung PSI na iluload pagka non-running at yung PSI pagka running na yung unit. So, dyan nyo na ho makikita. So, yan po yung mga tanong po ninyo. Dyan nyo na makikita lahat yung mga tanong ninyo. Kung ilang PSI ba kinakarga? Sa pagkarga ng periferyo ng 134A, ilang PSI ang pagkarga sa water dispenser? Sa non-running. Non-running pa lang, ha? Non-running. Pero pagka-running na, doon nyo na makikita kung ilang PSI ang high side sa low side. So, dalawa yan yung ginawa ko dyan. Dalawa. Dalawa yan. Kasi pagka ako gumagawa, kailangan ko rin kasi makita kasi yung PSI ng high side. Combination doon sa low side. Kasi ba mamaya yung high side may ibang kasamang hangin kasi magloloko yun, nagwiwigil. Pati rin yung low side yung gauge, nagwiwigil yung gauge. Pagka ganun nagwiwigil siya, meron siyang ibang kasama na hangin dun sa loob. Ibig sabihin nun, hindi mo siya na-vacuum ng maigi. O hindi mo siya na-nitro ng maigi. Kasi hindi mo rin siya na-vacuum ng maigi. Kaya gumagalaw siya. So, ganun po yung nangyari. So, ito po. Panoorin po natin yung video yung ginawa ko para sa inyo, yung video presentation. How to repair and how to load the PGRAN 134A. So, ito na po yun. Magandang hapon sa inyo ulit. Ako pala si Manny ulit. So ito po ang nasangkuran ko, water dispenser. So ituturo ko naman sa inyo kung paano po mag-troubleshoot nito. So ngayon, ang sasabihin ko kung paano mag-troubleshoot. Bago nyo, siyempre sa umpisa, pagka-troubleshoot, kailangan mong checkin yung kawad ng linya. Ito. Ito yung plug. Kung meron siyang resistance na magitan po ng pag-on off nitong plug switch button ng heat. So ito po yung switch, yung dalawa. So nakikita nyo, ito po yung dispenser, ito po yung likuran, condenser. So kataas yung check-in yun. At kung wala namang resistance, at kung walang resistance, dumiretso na kayo rin sa loob. Tanggalin nyo itong condenser, checkin nyo po yung mga dapat checkin dito, yung thermostat, thermal relay, tapos yung overload, saka yung starting relay, saka yung compressor. So yun po yung mga checkin nyo po rito. Ito po yung freestanding water dispenser. Kung saan nilalagay po yung water gallon na sa ibabaw, tap, yung tawagin, tap dispenser. So, yun po yun, ito po yun. Isa lang po siyang normal na water dispenser, hindi po tutulad ng drinking fountain na water dispenser o yung mga dispenser na nakadirekta sa faucet o dun sa gripo. So, ito po siya. So, titikin nyo lahat yan. Pakita ko sa inyo yung loob. So ayan po yung loob. May compressor. Ayun po yung
heat drum. Ayan po yung thermal switch o sensor. Andito po yung overload sa relay. So ayan po yung mga checkin po ninyo. Ha? Bago nyo po galawin. Siyempre, kung checkin ninyo yan, kailangan nyo ilista kung good pa siya o bad. Tulad na ibigay sa inyo yung survey list o yung checklist. So yun po yung binigay ko sa inyo listahan. Para hindi po kayo hindi po kayo masisi na may-ari na nanguhula lang kayo. So tulad ng mga naibigay ko sa inyo nuna, yun po yung gagawin ninyo. So, sa pag-check, siyempre kailangan nyo makita muna kung ano yung nasa likuran tulad nito. Ito yung specs. Ayan. Andyan na yung wiring diagram. Andito yung specs. Andito yung hot water. Yung Celsius nya kung ilan. So, 90 Celsius. As in yung cold water, 10 Celsius lang. So, yung refrigerant nya, R134A. Tapos siya ng timbang is 26 grams. Yun po yung ikakarga. 26 grams. So, ang heating power niya is 460 watts. So, voltage 230 volts. So, yan po. So, titingnan niyo yan lahat. Ililista niyo yan sa checklist niyo na pinakita ko nung una. So, yung ganun lang po yung pag-check niyan. So, sa thermostat, hindi natin thermostat kung paano mag-check. Ang thermostat, pagka sinecheck yan, dalawang uri ng pag-check. Nagamitan nyo ng tester, i-on off ninyo kung nag-on off. Kasi pangalawang checking, i-on nyo siya, ibababad nyo sa baso na puno ng yelo para mag-off. Okay? So, i-on nyo muna yung thermostat, ibababad yung sensor valve ng thermostat yung sa baso ng yelo kung mag-off. Pagka nag-off, good siya. Thermal sensor o switch ng heat drum. So, mayroon din po siyang reading. Ang reading niya is 0 to 1. Pero pagka 0 lang, so, busted siya. So, pagka i-reset, kung sa thermal sensor, meron siyang reset. Pindutin lang yon. Kung walang init na lumalabas dun sa faucet, dun sa hat, maghintay lang tayo ng 30 minutes para malaman natin kung umiinit na siya. Nasaan yung overload? Ang pag-check lang yan is continuity. Tapos yan, pwede nyo siyang pasuin o itapas sa mainit na bagay para mag-off o mag-off. Ang relay, meron din siyang resistance. May magbasa kayong resistance niyan. Pagka wala, pwede nyo siyang baliktarin. Kung may resistance na lalabas, baliktaran. Ang compressor naman, may resistance din yan. Kaya lang hindi sila nakakapare-pareho. Tatlo lang yan na bagay pagkasira. Shorted. Misa shorted, grounded. Saka misa busted na yun eh. Puro no reading na, minsan no reading, burn na, sunog, shorted yung pare-pares na yung reading, tapos siya may grounded, may reading na sa scan ng compressor. Kasi ang pag-check naman din ito, kung ito ay bago, para ma-check ninyo yung kung may free yun pa, gagamit po kayo ng clamp ammeter. So, sa ngayon sa clamp ammeter, nakikita nyo rito kung ilan yung ano niya, amperahe niya. So, yung cooling current niya is 9.9 ampere. 0.9. Ayan, 0.9. So, cooling power niya, cooling power is 85. So, ang amin lang natin dito is 0.9. So, marami ritong nasisira sa water dispenser din. Kaya hindi mo ito binantayan ng maigi. Ganun ang nangyayari. So, pag tinester nyo to sa isang linya, siyempre tatanggalin nyo to. O kunin nyo yung dulo. Isang linya lang ng dulo. Ng line 1. Pag wala siya sa 0.9 at kulang sa 0.9, ibig sabihin nung kulang na siya ng freon. So, dahil ang kulang na ng freon, anong gagawin? So, gagamit tayo ng bullet piercing valve. So,
gagamit po tayo ng bullet piercing ball. Ito po siya. Bullet piercing ball. So, ayan. Yan ang bullet piercing ball. Gagamitin. Yung unit, eh, wala pang access ball. So, dito sa loob, kung wala pang access ball yung unit, so, yun ang gagamitin para ma-check kung meron siyang free yun. Bubutasin mo yun. Saan mo siya bubutasin ng bullet piercing ball? Doon po sa low side o yun sa discharge line ng tubo ng water dispenser o refrigeration o ng refrigerator, aircon, lahat doon mo siya bubutasin sa low side o sa charge line. Yun ang tamang pagbutas ng bullet piercing bag. Saka meron siyang sukat. So huwag mo siyang basta-basta ilalagay kasi meron siyang pang salo kung ano yung laki noon tubo na nasa loob. So meron din, hindi lang bullet piercing bag, meron din pliers piercing bag. Yun naman yung parang tiniklip. So mas maganda yun kaysa dito. Kasi ito, itong bullet piercing bag, kung sakaling magdadagdag ka lang ng freon, tulad nito, kung magdadagdag ka lang at hindi mo siya re-process, dagdag lang, ito, iiwan mo na ito. Iiwan mo na ito sa unit, sa loob. Kahit sa ref, iiwan mo na ito o sa aircon. Pero, ito ay hindi advisable sa mga flammable na freon. Hindi ito pwedeng iiwan. Hindi ito pwedeng ilagay ito doon sa mga advisable sa mga flammable na air conditioning o refrigerator o ng water dispenser. Kasi pagka ito iniwan mo at flammable yung freon, maaari siya mag-leak at magkaroon ng explosive. So, hindi ito advisable sa mga freon na flammable. So, paano naman may mga mali sa wiring? So, sa pag-check ng wiring, dulo-dulo lang naman kung meron siyang putol na wiring. Para malaman nyo, lalo na itong plug na to, itong plug, dulo-dulo. Dulo nun. Dulo nito ng isa, saka yung dulo nito papunta rin sa kabila. Kasi yung dulo ulit, papunta rin sa kabila. Kung meron siyang resistance. So lahat ng wiring, ganun ang chichikin nyo. Dulo-dulo. So isa-isahin ninyo yan. So medyo matrabaho lang talaga. So yan ang pinili natin trabaho. Yun talagang dapat natin gawin. Ayusin ang trabaho. Para respeto po tayo na pinili natin. Okay. So kaya natin yung lahat, wiring, thermostat, thermal switch o sensor, overload, relay, compressor, lahat na-check na. Natin yung lahat. So dito naman tayo sa proseso ng sabihin natin may leak. Na-check nyo po, na puro may leak. May napansin kayong parang may naglalangis sa mga dugtungan. So yun na yung tinatawag na full reflashes. So, dahil sa full reflashes, magpapalit ka ng tulad nito. Pagka full reflashes ng water dispenser, hindi na siya pwedeng palitan pa ng capillary tube. Ang maglalagay ka na lang ng filter dryer. So, maglalagay ka ng filter dryer. So, ito ang refrigeration filter dryer. Itong isa. So, maglalagay ka rito ngayon ng so, apat yan. 1/4 parehas. Saka 1/8. 1/8 yata ito na. So, ito, maglalagay ka na. Kasi yung ibang water dispenser ay walang filter dryer. Yung iba, meron. Maliit lang. So, maglalagay ka na. So, ito ay bevels ang loob. Bevels ang loob niya. So, kung maglalagay kayo ng filter dryer, yung isa nito ay meron access valve. At yung isa naman, papunta ng condenser. Kasi nito, papunta naman ng capillary tube, papunta ng evaporator. Pero to, para hindi ko kayo mahirapan maglagay dito ng capillary tube, ang ginagawa ko rito, lalagyan natin ng copper tube na 1/4, susuksok lang yan ito doon. Hinangin ito dito. Kasi puputulin to. Tapos puputulin to. Hinangin, puputulin yung dulo. Tapos yan, lalagyan mo ito ngayon ng susuksokan mo ito. Dahil ang puto na yung dulo, susuksokan mo ng capillary tube. Kasi niipitin mo ng konti, hinangin mo. So, hindi ka mahirapan magpasok dito ng capillary tube. Kasi hinangin mo dyan. Kasi pagka ito,
pagka ito, nilagyan mo ng capillary tube dito na hindi nakasya, na maliit. Kasi maliit lang ang capillary tube nito na maliit. Pag ininang mo ito, maaaring pumasok yun, tingga sa loob. So dapat meron siyang one port na copper tube. Kasi ang putulin mo ito, pag putol, ganyan lang kahaba. Kasi yung dulo, doon mo isisiksik ngayon yun, capillary tube. Tulad nito. Yan, dyan mo siya ipapasok. Yan, capillary tube yan. Ipitin mo ngayon yan. Ipitin mo yan, tapos nasa ka mo ihinangin. So, ganun lang ang tema niyan, para hindi na kayo mahirapan na hinangin ito ng normal. Na meron capillary tube, ipapasok rito. Medyo delikado pa yun. So, gumamit kayo ng 1/4 na copper tube. Kasi ang putulin ito, ganun lang ang tema. Kasi hinangin mo dyan. Isang ganun din. Hinangin nyo muna yun, access pad. Hinangin nyo muna. Tapos sa kanyang hinangin dito yun, condenser. Okay? So, ganun lang. So, sa ano, para matanggal to, mamaya na yun. Mga ganun na forma. So, doon na tayo sa ano. So, tapos na tayo lahat sa wiring. Na-check na lahat. Sabi natin, wala nga free yun. So, nire-process. Ito gagawin natin. Katanggalin nyo to. Yung condenser, saka yung evaporator, yung reservoir, o yung staka ng tubig. So, yung bawat dulo nito, lalagyan mo ng access valve. Ito, yung dulo. Yung dulo nito, lalagyan mo ng access valve. Tatanggalin mo to talaga eh. Para bombahin ng nitro. Para lahat ng dumi nito sa loob, di matanggal. Lalagyan mo siya ngayon ito. Yung kabila, walang ganito. Yung kabila lang ang lalagyan mo ng access valve. Yung kabilang exit. So, gagawa ka ng enter, tapos yung kabila exit ng nitro. Dahil nito nakahinang nitro doon sa condenser, pwede mo na siyang putulin. Putulin mo lang para madalian ka ng paghinang. Kasi ito, ihinangin mo to sa metal pipe tulad nitong condenser. So, sa paghinang, kailangan mo ng borax saka ng silver rod. Okay? So, ganun lang naman yan. So, matanggal mo na, di ba? Tanggal mo na. At ninitro mo na. Paano initro ang evaporator na nakahiwalay sa system? So, ito lang naman ang gagawin natin dyan. Sabihin na natin, ito yung dun sa condenser, capillary tube, saka isang yan. Ayan mismo. So, ito yung sa condenser, ito rin sa condenser, dalawa yun eh, di ba? Isang capillary tube saka isang 1/4 na copper. So, hindi sa yung kabila, sabihin natin ito, ito yung evaporator o reservoir o kahit yung refrigerator, yung evaporator ng refrigerator, dalawa yun. Pag tinanggal mo, isang 1/4, isang capillary tube yung dulo, hindi ba? So, saan ka maglalagay ng access valve? Dito ba? Okay, kung dito kayo maglalagay ng access valve sa 1/4 na to, 1/4 din, ito mangyayari. Kung sarip ha, sarip ito ha, sarip. Ito mangyayari pag dito ka naglagay ng access valve. Pagka dyan ka naglagay at pinasukan mo ng nitro at may barado ito ron sa dulo, sa loob ng evaporator ng ref, puputok yun, evaporator mo, yung ref, yung manipis na evaporator, yung puti. Puputok po yun. Oh, kasi hindi lalabas lahat yung dumi dito sa capillary tube. Kasi yung pinakadulo nito galing ng evaporator, yung box, eh doon pa lang sa loob, may mga dumi na doon, residue, may mga dumi na. Maaaring magbara ito doon sa dulo, hindi lalabas dito sa dulo yan. Eh paano kung malalaki yung dumi ron? O, diba? Ngayon, ang advice ko, huwag nyong ilalagay ang
ang access valve doon sa one port ng doon sa one port sa doon sa tubo doon sa side ng evaporator doon sa one port size ng evaporator. Ilagay niyo doon sa capillary tube 'yun access valve. Kasi pag ito binomban ninyo ng nitro at doon kayo nagkabit ng access valve sa capillary tube at binomban ninyo ng nitro yan, ano mangyari sa mga dumi? Dito nalalabas yan sa malaking butas, hindi rin sa maliit. So, hindi puputong ngayon ng evaporator ninyo. Yan ang magandang advice ko sa inyo. Okay? So, ulitin ko ha. Maglalagay kayo ng access valve doon mismo sa capillary tube ng evaporator, hindi doon sa one port ng tubo ng evaporator, kundi doon sa pinakamaliit na tubo. Dalawa lang naman yun, di ba? Isang malaki, isang maliit doon sa evaporator. Sa review na, kahit hindi dito sa water dispenser, kahit din doon sa aircon, kung sakaling ganun ang gawin ninyo, kasi ang aircon, pag kinalas niya, binaklas niya lahat, evaporator sa condenser, makahiwalay na yan, hihiwalay niya yan. Parehas malalaki ang butas naman nun, yung dalawang tubo na yun, yung dulo-dulo, di ba? Ito dulo-dulo to ng evaporator. Yung condenser, parehas lang naman ang butas nun, 1/14. Ang laki. So, pwede mo siyang kitano dun sa dalawa. Kung saan pinakamalapit yun filter dryer, dun mo sa ilagay. Yun access valve. So, ito, capillary tube, dun ka maglalagay ng access valve. Para pag binombahan mo ng nitro, labas lahat ng dumi dun sa malaking tubo. Okay? So, yun ang tamang pag-nitro ng evaporator, ha? So, naituro ko na sa inyo. So, next, anong gagawin? So, dahil ang binomban nyo na yung evaporator sa kayong condenser, wala naman siyang sira sa mga kinect natin na thermostat, overload, relay, saka sensor valve o sensor switch. Ayun na naman, thermal. Para thermal switch, saka thermal sensor. Kung may capacitor man, wala rin problema, may napansin ka ng leak, nireprocess mo siya, so ibabalik mo na siya, ihinangin mo na, bubuoy mo siya uli. Pagbuo, so yung mga pagbuo na, so ito na yan, pagbuo na, yung makikita kayo rito, papakita ko sa inyo ha, na, ito na yung kabuuan, pagbuo na, ito na yung bagong filter dryer. Meron siyang access valve sa kabila. Ito yung sinasabi ko kanina. Tapos yan, may access valve din siya ron galing sa charge line. Ayan, access valve. So, tanggalin natin to. So, maglalagay kayo ng access valve talaga parehas. Kasi ang standard ko rito, dapat ko rin ma-check yung PSI ng high side. So, ayan. So, ang gagawin dyan, dahil nabuo na, so sabihin natin wala pa siyang freon. So ina-nitro mo siya. Saan mo siya ina-nitro? Saan mo siya lalagyan ng nitro? Dito. Sa charge line. Ina-nitro mo yan. So dahan-dahan lang. Hindi mo bibiglayin yung nitro. Ha? Hindi mo bibiglayin yung nitro. Dahan-dahan lang na may lalabas dito. Siyempre tatanggalin mo yung pito. Tatanggalin mo yung pito niya. Siyempre ina-nitro mo. Alam na may pito. Dapat wala. Itong parehas na to. Dapat wala ito parehas. Yan. Yan, wala ito dapat parehas ha. So binuo mo, dahil wala pa siyang pito, gagawin mo, ina-nitro mo ngayon siya. So ito, pipigilan mo to unti-unti, pipigilan mo yan. Pag hindi mo na napipigilan, saka mo i-release ngayon yung nitro. So gagawin mo to as 5 times, 5 beses, 5 ulit, para malabas lahat yung mga pinaghinangan mo sa bawat dulo nito, sa bawat dulo niyan. Yan, kung nakikita nyo, ito yung sinabi ko kanina. Yan. So, yung dulo nito. Yan, kung napapansin niyo, ayan. O, di ba? So, yung dulo nito, ito. So, kinabitan lang siya ng copper tube na 1 port. Tapos yung kabilang dulo, ayan, hininang. Para hindi siya mahirap hinangin, saka mas madali siyang tanggalin kung papalitan siya ng filter dryer uli. Kung ito luma na at hindi na masyadong gumagana o barado na sa loob ng
siyam na taon o walong taon. So ayan, makita nyo na. So ayan na nitro. Pagkataas si nitro, ano gagawin? Pag-vacuumin. Pag-vacuum, pang ilang oras. Ang pag-vacuum nito, pwede mo pagsabayin sa loob ng isang oras. Hindi kalahating oras, kundi isang oras mo siyang babacuumin. Sa lahat ng refrigeration, rep man yan o aircon, isang oras siyang binabacuum. Hindi sandali. Okay? Okay, sa vacuum. Ano mapapansin ninyo sa vacuum? Papansin ninyo sa vacuum, may lumalabas na usok. Ito ah, kung meron leak ang inyong unit na ginawa, yung mga pinaginangan, ang vacuum, dire-diretso ang usok. Ito, tip ko sa inyo. Pag dire-diretso ang usok at hindi nawawala sa loob ng isang oras, ibig sabihin nun meron kang leak sa pinaginangan mo. Kasi nakakahigop siya ng hangin, yung butas na yun, nahihigop yung hangin galing sa labas, pinapasok sa loob ng system ng refrigeration, tapos yan ilalabas ng vacuum. Ang good na paghinang, kaya ang magandang hinang, pagka binacuum mo yan, uusok yan. Yung usok nawawala pa unti-unti. Nawawala pa unti-unti yun hanggang sa mawala yung usok sa loob ng isang oras. Yun, magandang hinang nun. Hindi nyo ba na-obserbahan yun? Yung gano'n na pagbabacuum. Dapat ino-obserbahan ninyo yun. Ino-obserbahan o kaya sinusulat yung pagbabacuum, kung ano nangyayari. Kasi pag dito, lalo na rito sa shop na to, sa Mandaluyong Manpower, dito sa eskulahan, pagka nagbabacuum kami, pinapa-observe ko sa mga estudyante. Pagka ang usok, hindi nawawala sa loob ng isang oras, meron siyang leak. Minsan may mga batikan na nga ang mga estudyante, hindi nga sila maniwala sa sinasabi ko. Pag kinargahan na nila ng preyon, yung preyon nawawala paunti-unti, hindi na lumalamig. Sabi ko, yung kaninang pag-vacuum, pwento ko sa inyo, yung pag-vacuum ninyo, yung usok na hindi nawawala na kumakapal ng kumakapal palalo, yung kumakapal yung usok sa loob ng isang oras, meron siyang leak. Ngayon, napatunayan nila na meron nga. Yung nawala yung lamig, sabi ko, sige, itest nyo. Initro nyo uli. May leak yan. So, napabula ng sabon, hinanap sa mga dugtungan, sa mga pinaginangan, meron nga. Kasi pagka nagba-vacuum ka at kumakapal yung usok sa loob ng isang oras, hindi siya nawawala. Yung butas nun, hinihigop niya yung hangin galing sa labas. Yung butas ng tubo ng pinaginangan. Hinihigop niya yung hangin galing sa labas, ipapasok sa loob. Ayun. Yun ang nababacuum ng refrigerant vacuum. Yun ang nilalabas ng vacuum. Hangin galing sa labas na, hindi yun hangin galing sa loob ng sistema ng aircon o ng prep. So, ingat lang sa pagbabacuum. Dapat pinag-aaralan nyo yun. So, pagka sa loob ng isang oras, nag-vacuum kayo, yung usok, nawala. Kasi nun, maganda ang hinang. Okay. So, ito naman. Tapos vacuumin ng isang oras, siyempre, papatayin ninyo yung gauge. Taping. Online eh. So, eto. So, ito yung gauge. So, pataas yung vacuumin. Ano ang una papatayin? So, isarado nyo muna yung knob. Ang dalawang to. Itong knob na to, sarado nyo muna, sa kanyo patayin yung vacuum. Kasi pag inuna ninyo patayin yung vacuum at pinanghuli nyo to, ano mangyari? Papasukan siya ulit ng hangin galing sa labas. So bali wala na naman, vacuum pa na naman muli. Okay, pagsara ng vacuum ha, unahin nyo muna yung gates isara bago yung vacuum isara. Okay. So sa pag-vacuum, kailangan yung gauge, yung pinaka-aro niya, ito, kailangan bumaba ng zero, parehas yan. Kailangan bababa siya ng zero. Okay, sa loob ng isang oras, kailangan bumaba siya ng zero. Pag hindi bumaba ng zero yan, tapos yan, dire-diretso pa rin hangin, yung usok, sa vacuum, kumakapal, yung sabihin nun, meron siyang leak. Okay. Pagsara ng vacuum,
So hintay ka muna ng mga kalahating oras, papahingahin mo muna sa pag-vacuum yung unit. Mga kalahating oras lang, papahingin mo muna. Basta sarado ito ha, sarado yun lang. Pahingin nyo muna para hindi mabigla yung compressor dun sa loob pagka nagkarga kayo ng freon. Kasi importante yun na kailangan magpahinga muna yung buong unit bago ka magkarga ng freon. Yun yung advice ko sa inyo kasi ganito nangyayari. Patatapos ng vacuumin, ito yun ha, bigyan ko kayo ng ano. Pagkatapos ng vacuumin, wala pang kalahating oras, hindi mo pinagpahinga, hindi mo pinahinga yung unit, nagkarga ka kaagad ng freon. Yung inaasahan mong PSI sa pagkarga ay hindi mo makukuha. Hindi nyo ba napapansin yun? Hindi mo kaagad yung makukuha. So doon lalabas na naman hilaw ang lamig ng unit, ng ref o ng water dispenser o ng aircon. So kailangan mo muna siyang papahingain ng kalahating oras bago ka magkarga ng freon. So yan ang advice ko sa inyo ha. Huwag niyong mamadaliin ang pagkarga. Kasi ang tinatrabaho po natin ay hindi basta-basta. Okay? Electrical sa chemical yung hinahawakan natin. Okay ba? So ingat lang. So doon na tayo sa pagkarga ha. So yung blue dun siya sa charge line compressor. Kasi yung pula naman dun naman siya sa discharge. Ito so yung pinaglalagyan ng filter dryer. So yan ang paglagay ha. Ito. So huwag niya muna ano yun na kunwari wala pa tong laman. Wala pang laman. Wala pang ano. Ito yun. Ito naman mula dun sa tanke. So pakita ko lang sa inyo yung pagkakabit ha, kung saan siya ikakabit yung mga color code ng gauge. So ito yung gauge. So ito yung loading saka discharge saka charge line. So yung dilaw galing dun sa tangke ng freon 134A refrigeration kasi ito eh. So yung pula dun sa ito dun sa filter dryer sa high side, kasi yung blue sa low side dun sa compressor naka-attach discharge saka charge. So dalawa na yung binabanggit ko ha. So yan. So paglagay ng freon, siyempre paunti-unti. So ito non-running ito. Non-running ha? Non-running. So may mapapansin kayo, dahil non-running to, kinargahan na natin ng freon. Kinargahan ng freon. Saan tayo magkakarga ng freon? Dito po sa charge line, sa blue. So bubuksan mo yan. Pagbukas, papasok yung freon dyan. So ito ang paglalagay ng freon. Ganito lang. Dahil ang refrigeration to, hindi po ina-allowed sa refrigeration sa ref saka sa water dispenser ang masyadong maraming liquid. So dapat 30-70 o kaya 60-40. So 30 yung liquid, 70 yung hangin. O 40 yung liquid, 60 yung hangin. Yung vapor. So siyempre bubuksan mo yan. Pagbukas niyan, ito muna una yung bubuksan. So magpe-purge ka muna rito ng konti. Purge lang. Konti lang. May lumabas lang ng hangin. Kasi ito, may ibang hangin kasi sa loob to. Pagka nilagay mo yan dyan, pag binuksan mo yan. So dapat hindi siya sasama. So ipe-purge mo yan. Pag-purge, balik mo uli. Tapos yan, pagbalik, saka mo ngayon to buksan. Dahan-dahan. Tapos yan, magtapong ka ng konting liquid. Konti lang. Na alam mong tama lang para dito sa unit na to, itong laking unit na to, yung laki ng unit na to ng water dispenser o ng ref, yung tamang tapon lang ng liquid. Tapos yan, puro ka ngayon ano, ibalik mo ulit sa ganyan lang na posisyon, balik mo ulit sa ganyan na posisyon. Tapos yan, puro hangin ka na lang ng hangin hanggang sa makuha mo yung pinaka PSI niya na non-running. So dahil non-running na to,
ipapakita ko sa inyo ang running yan, ito ang PSI niya. So ayan, yan mismo yung PSI niya, halos nasa 5, magpa 5 na. So yung taas, ayan, 0, 1, 2, 3, 4, yun, 5, 6. So yung inner, ito yung inner, so halos nasa 62. So yung high side, ito low side to ha, yung high side, makikita ninyo, ayan, tanggalin na natin yun ano, para makita nyo talaga. Tanggalin na natin yung takip. So ayan, ayan yung PSI ng low side, at ito naman yung PSI ng high side. Halos na sa ilan? So ayan, ngayon pag pinatakbo yan, makikita natin yung PSI naman na running. So tingnan natin ha, patakboy natin. So ayan, so ayan, bumaba sa 60. So bumaba siya ng 10, yun bumaba na ng 9, yun low side, tapos yan yun high side, tumaas naman siya. So tumaas siya ng halos magbawa ng 50. So dahil lang sa hindi nagagamit kasi to, so magdadagdag tayo ng konti. Ganun ang mangyari dyan. So ito bumaba oh, dapat nasa ano siya, nasa 12. Ito dapat nasa 153. So ayan, kailang kagagana pa lang. So titingnan natin, so umaangat pa rin siya. So kanina nan running, halos nasa ano lang siya, 50, di ba? Yung outer na ano niya, nabilang nasa 50 lang siya, hindi nan running yun ha. Pero ngayon tumatakbo na 151 na siya. Kasi dito naman sa low side, o kanina halos nasa 62. Yung tumakbo na, yung kanina yung 62 nan running. Ngayon yung tumakbo na, ayan na, nagtitin na siya, umaangat na. So ito yung PSI ng running. Yung kanina pinakita ko sa inyo, PSI naman yon ng nan running. So yun ang karga ng water dispenser na regular na water dispenser standing. Yan, yan, standing na water dispenser. Yan, iba naman yun yung water dispenser na fountain, water fountain. So yun, refrigeration o ang karga niya is halos sa refrigerator na. So yan, ayan po, ayan, tumaas na oh. Wala, sabi ko nasa 52 na siya, magpi 53 na. So ayan, magpi 53 na siya. So ito halos nasa 12 na. So hindi pa tayo nagdadagdag ng 3 yun. So 12 na, so okay na siya. So kung titingnan natin dito, ilan na ano pa lang yan, ito yun faucet, dalawa, hot and cold. So wala pa naman mga ilang oras, so ito, obserbahan mo to, halos isang oras o kaya noon mismo nagpagawa, so hindi pa siya ano. So ito yun sa cold, ito yun sa hot. Namatay, papatay natin. Napatay natin. So yan po, yan ang karga. Dahil napatay natin, ayan, balik siya ulit sa dati. Bumabalik siya sa dati ulit. Dahil napatay natin siya eh. So napatay natin, so balik siya sa dati ulit. So yun po, habang tumatakbo siya at nakuha mo yung tamang PSI, bali tatanggalin mo na itong dilaw dun sa tangke ng freon. So pag tinanggal mo to, huwag mo siyang pababayaan na nakaganito. So ilagay mo sa room. Kaya meron itong ano sa likod eh.
Kaya meron pong excess sa likod na pwede mo paglagyan ng dulo ng freon ng hose. Ito. Itong dulong to. So, kailangan mo siyang ilagay dyan. Kasi kung ano mangyari, sakali mabuksan mo man yun, sakali mabuksan mo to ng hindi sinasadya, hindi lalabas yun, yung freon. Kasi, pagka ito nabuksan mo, kasi dito nakalagay rito. Uy, sumulili. Pagka ito nabuksan mo at dito nakalagay rito, yung freon mo, kakawala yun. So, para safety, ilagay mo yung dulo dun sa likod, sa pinaglalagyan ng dulo nito. So, lahat naman ng gates, meron naman ganito eh, nasa likod eh. So, gamitin nyo yun. So, isalpak nyo dyan. Para kung sakaling hindi sinasadyang mabuksan ito, so walang freon na lalabas. So ihigupin pa rin yun ulit, yung galing dito. Ihigupin pa rin yun. So nakita, kung napansin ninyo, mandar uli. So bumaba, ito umangat uli. So yun lang siya. So napatay natin kanina. So yan. So paano pagtanggal ng itong gauge kung sakaling tatanggalin na? Huwag nyo po itong tatanggalin kung gauge na to dito, ha. Huwag nyo tatanggalin muna. Ang gagawin nyo lang, patayin nyo yung unit bago nyo tanggalin ito. So pagpatay ng unit, hintay lang kayo ng kalahating oras o 15 minutes saka nyo tanggalin yung dulo. Kung sa tingin ninyo okay na yung unit na ginawa ninyo, kung sa tingin ninyo na okay na, kasi yung iba tinatanggal ka agad to habang umaandar yung unit. Aircon man yan, ref, water dispenser, o kung anong klaseng aircon man yan, o industrial. Lalo na sa industrial. Okay lang sa industrial kasi ginagamit. So, mabilisan lang. So, ito, para maalagaan, so, patayin nyo muna yung unit, saka nyo tanggalin para safe kayo. Para walang masyadong lalabas na freon. So, ito, kung tutusin itong low side, itong low side na to, pwede mo nyo nang tanggalin to. Kasi pahigop naman yan eh, humihigop yan eh. So, walang masyado nalalabas dyan. Tulad na to. Wala, diba? Wala. Hindi tulad na ito ng... So, ito, dahil tinanggal nyo, lagyan nyo ulit dito sa likod. Likod ulit ng gauge. So, nagmas lang ako para panigurado. So, yung blue na hose, nilagay ko ulit yung dulo niya dito sa likod para safety. Safety lang siya. Yun ito, pagka ito tinanggal mo, so, mainit na yung condenser, mainit na siya. So, pag ito tinanggal mo, pero tumatakbo yung unit, ang mangyari niyan, may pupuswit dyan. Malakas yan. Nilalabas dyan kasi ito yung pabugay. Pabugay yan. Discharge. Ibig sabihin yun, discharge area ito. Itong nasa condenser, discharge yan. So, yung charge, compressor, saka yung evaporator. Yun ang charge area. So, ito, discharge. Pag ito tinanggal mo kaagad, tapos yun, nakatutok pa yung mukha mo dyan, at wala ka pang mask, wala ka pang face mask o goggles, baka mabulag ka o kaya malason ka. O, hindi ba? So, ang advice ko lang sa inyo, bago mo ito tanggalin, patayin nyo muna yung unit kasi hintay lang kayo ng 15 minutes bago nyo tanggalin. So, ganun lang ang pagtanggal niyan. Huwag yung magiging hero ka. Diba? Yung magpapasikat ka. So, buhay mo pinag-uusapan natin dito. Buhay mo. Kasi pagka naamoy mo yung freon, maring magkasakit ka sa sinus o sa baga. Yan ang mayroon niyang baga o kaya ito. Sa lalamunan. Mahirap yan. Okay? O, yan. Mainit na siya. So, hindi nyo rin makakapa kasi nasa kabilang linya kayo. Okay? Ako nakakapa ako, mainit. O, yan. So, okay siya. So, ganun lang naman ang tema pag-ayos nito sa pagkarga. So, nabigyan ko na kayo ng tip. So, mamaya, tatanggalin ko na to. Papatayin ko muna. I-off ko muna to para matanggal ko na siya. So,
natanggal ko na sa pagkaka-plug. So, hintay na lang ako ng 15 minutes bago ko ito tanggalin. For safety reason na lang. So, pwede ko na siyang tanggalin kung tutusin kasi patay na. Magmamas na lang ako. So, ito, mabilisan lang yung pagtanggal. So, tulad na ito. So, magmamas lang tayo ulit. So, mabilisan lang ito. Diba? May lumabas. So, delikado yun. Tapos yan. Ito ang ano. So, delikado yun yung kanina. Kaya huwag nyo itututok yung mukha nyo ron habang tinatanggal. So, delikado yun. So, diba? May lumabas. So, ito. Sir, paano kung gusto namin tanggalin yung dulo ng access valve? Oh, di ba? Yun yung mga naituro ko nung una sa mga online lecture. Okay? So, itong gagamitin natin. So, ito. Ito yung access valve. Di ba yung nakita niyo rito? May access valve, di ba? Kaya ang problema, yung access valve dito sa high side, eh, maxi na, hindi na kaya na nakape. Sarado lang natin to. Yung access valve. Baka maghimala, may lumabas, may sumirit. Okay. So, ito. Kung nailagay yung access valve, huwag yun nang putuli, ha? Ganito nakahaba kaagad. Para, ito yung sa mga, ano, sa mga flammable na nilalagay. So, kung gusto nyo tanggalin to kasi ang flammable, bawal po na meron access valve na dulo. Pagka-ampre yun na ginamit mo yung flammable, kailangan matanggal mo yung dulo. Ito gagawin mo. Sabihin natin, ito yung nasa unit. Nakalagay na dito sa charge line o discharge line. Gagawin mo, ipitin mo lang to. So, gagastos na tayo, ha. Ipitin mo to. Dulo. Tapos yan yung isa. Dulo. Dulo rin. So, yan, dulo. So, pwede nyo dugtungan to kung medyo maano. Tapos yan, sa kanya pilipitin ng konti. Pilipit, konti. Yan. Pilipit, yan. Nakapilipit na siya. Konti lang, pilipit. Yan. Pagka pilipit, tanggalin. Yan, tanggalin. So, napilipit na, di ba? Tanggalin. Isipin nyo nasa unit na to, nahinang na. Tanggalin. Kaya sa kanya tatanggalin to. So, ayan, napilipit na, di ba? So, saka nyo tanggalin to. Tapos yan, yung lalabas na to yung dito, galing na rin dito sa kalahati na to kasi napilipit mo na lahat eh. Galing na dyan. Pagka pinisweet mo yan, at may lumabas na konti, maaaring galing yan dito. Ulitin mo ulit, dalawang beses o tatlong beses. Pag yung pangalawang beses, may lumabas. Pangatlong beses, may lumabas pa rin. May lumabas pa rin, pero yun pagpapalabas mo, hihintay ka lang ng 5 segundo. So una, pinindot mo to, may lumabas na konti. Hintay ka 5 segundo. Pagka to, pinindot mo sa loob, patapos ng 5 segundo, at may lumabas. Medyo magduda ka na. So pipindutin mo ulit, pangatlo. 5 segundo ulit. Bilang lang, 1, 2, 3, 4, 5. Huwag yun, 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan mabagal, 1, 2, 3, 4, 5. Pindot, pangatlo. At may lumabas. Uy, delikado. So, pipilipitin mo ulit ng konti pa. Ipitin mo ng konti. Pag meron pa rin, gamitan mo na ng long nose. Ipitin mo na. Long nose, ipit na ipit. Pag ipit na ipit na, at ginawa mo uli, tatlong beses, at wala na, ito na gagawin mo. Ito, iipitin mo na to. Ipitin natin, ha? Ipitin natin. Pag-ipit, ito uli, yun ano, pinsop kasi ito eh, pinsop, pliers pinsop. Ipitin mo yung pinaka-dulo niya, ayan. Ipitin mo yan, pag-ipit, yan. Tapos yan, saka mo ngayon babaliin.
pagbali. Paliin mo. Kasi wala na naman lumalabas na, di ba? Tapos yan ito, ipitin mo ng konti ito. Ipit. Ipitin mo to, pag-ipit, tiklop, tapos yan hinang. Hihinangin mo ngayon to ng copper rod. Pag hinang mo dyan, yung pinilipit mo, ito, yan, yung mga pinilipit mo yan. Hihinangin mo rin yan. Huwag mong kakalimutan na hindi hinangin. Hinangin mo rin yan. Kasi pag sa loob, sa tagal ng panahon, mabubutas yan. Okay? Mabubutas yan. So, kailangan yung hinangin yung pinilipit ninyo sa kayong dulo. Okay? So, ganyan ang gagawin na pagka ang prion mo ay flammable, kailangan tanggalin ang dulo ng access valve. Okay? Pagka flammable prion, kailangan tanggalin ang dulo ng access valve. Kasi, especially, dun sa high side, mainit yun. Yung goma neto sa loob ay naluluto sa sobrang tagal na. Pagka yun naluto, yung takip niyan, pag tinanggal mo yan, maaaring maglihab o sumabog. Okay? So nakikita nyo naman siguro sa mga social media, sa FB, sa YouTube, yung mga sumasabog. Okay? Na mga unit ng aircon. So yun, may mga mali silang ginawa doon. So kung gusto nyo, pwede ko rin naman ipaliwanag kung paano. So kaya, para maiwasan natin yung pagsabog ng unit, kung paano yung ginagawa. Tulad noon sinabi ko kanina. Okay? Tulad sinabi ko kanina. Yung ginawa ko kanina, yung dinemo ko kung paano tanggalin ang dulo ng access valve pagka ang prion ng unit ay flammable. Okay? So, yun lang. So, nakita nyo lahat paano ginawa yung water dispenser, kung paano mag-check. Sinabi ko na lang kung paano mag-check. Hindi ko na na-demo. Kasi, babaklasin ko na naman ito uli. Huwag na, pahirap na. So, kwento ko na lang. Totoo naman, alam niyo naman din eh. Hindi mo ba? Ang pinakita ko lang sa inyo kung paano magkarga ng prion na non-running yung PSI niya. Yun lang naman ang gusto niyo malaman, di ba? Kung ilang PSI yung ikakarga rito sa water dispenser na non-running, tapos yan kung ilan yung PSI ng water dispenser pagka tumatakbo na yung high side sa kayong low side. So, non-running, pagka non-running, ang PSI ng water dispenser, non-running ha, nakita nyo naman kung ilang PSI ang nakita ninyo, di ba? Halos 62 sa low side. Kasi yung high side, halos na sa 50. So, importante natin checkin yung high side. Hindi lang low side, hindi lang yung charge line, pati discharge line. Kasi combination yan eh. Kaya nga ginawa ang gauge. Para magandang hawak. Ginawa ang gauge ng dalawa. Bakit hindi natin ginagamit ito? Bakit hindi ginagamit ang iba? Ito lang. So, kung itong gagamitin nyo, hindi nyo matecheck yung high side, baka mamaya may ibang hangin dun sa kabila. Dapat matcheck nyo rin yun. Kung ano yung hinihingi nun PSI ng high side. Ng discharge. Ng discharge line. Kasi baka mamaya may ibang hangin yung discharge line eh. Hindi nyo alam. Kaya dun pumapasok hilaw ang lamig o hilaw yung labas nun hangin ng unit. So, wag lang itong gagamitin natin, pati ito gagamitin natin. Diba? Pagka na-reprocess, ha? Reprocessing, ha? Pero kung hindi naman na-reprocess, malamang ito gagamitin nyo talaga. Yung meron may mga nagawa na, ng mga unang technician, na naglagay sila ng access valve dun sa charge line, yun lang ang nilagyan, sa low side, wala. So, doon lang kayo magkakarga. Magdadagdag lang kayo. Bawal po magdagdag, lalo na pagka flammable yung prion. Bawal magdagdag pagka ang prion mo ay flammable. Kahit na non-flammable, bawal pa rin. Kasi may ibang hangin na yun eh. Lumikha na ng hangin, ng gas, yung compressor. Dahil lang kulang ka na ng prion, yung compressor tumatakbo, lumilikha na rin siya ng sarili niyang gas o sarili niyang hangin. So, nagahalo na yun doon. Tapos yung magdadagdag ka pa ng prion, ang mangyayari, hilaw.
ang lamig ng unit mo. Kasi may ibang kasamang hangin o ibang gas doon sa loob. So pagka sinabing reprocess, baklas, linisin mo talaga para yung lamig eh magmistulang bago ulit. So yun po ang alam kong tama na dapat gawin ng isa rin technician. Yun po yung alam kong tama. Kasi hindi lang naman ako nanonood ng mga nasa YouTube. Minsan yung nakikita ko mali. Hindi ba tama? Ilan lang eh. Tapos yan, nagbabasa rin ako ng mga libro tungkol sa refrigeration. Lalo na yung mga prion, yung mga chemical na prion na nakala natin eh ganda sa kalikasan, lalo na sa katawan ng tao. Hindi po. Ito yung ikakasakit natin. Ito ang ikamamatay natin bilang isang technician, ang prion. Kaya medyo nakakalungkot kasi ang iba kasi nagbababa ng presyo. Hindi nyo alam, ang hinahawakan po natin ay kuryente, electrical saka chemical ng refrigeration. So siguro, kung mapapanood nyo itong video ko, siguro may iisip nyo rin na hindi kayo dapat magbaba ng presyo, lalo na sa cleaning. Kasi pagka sa cleaning, pag-iingat ang ginagawa ninyo dyan. Pagkaya nasira, imbis na kayong babayaran, kayo ang magbabayad sa may-ari. Hindi po yung maganda sa mga refrigeration ng technician na naglilinis. Hindi yung maganda sa mga may-ari na imbis na kayo yung babayaran ng kliyente, kayo ang magbabayad sa kliyente. So, ingat lang po, ha? So, tuko ulit, Sir Manny, mula sa Mandaluyong Manpower, hanggang sa muli. So, ingat lang po tayo. So, yun po yung video, yun po yung presentation sa inyo, yun po yung lecture ko po sa inyo, bilang isang Pinoy trainer. So, I hope na may natutunan po kayo. Lalo na yung mga sinabi ko kanina. Pagka magkakarga po kayo ng prion, especially sa flammable, ha? Huwag niyong pagaganahin ang unit habang nagkakarga kayo ng flammable. Kailangan malinis yung loob ng unit. Yung copper tube. Kailangan vacuum na vacuum siya, na nitron nyo siya ng maigi, ibabacuum mo siya ng maigi, wala dapat butas bago nyo kargahan ng flammable na prion. Pagka kinargahan nyo ng flammable na prion, huwag nyong papaandarin ng unit kasi bawal. Flammable yung prion nyo eh. May ignition yung sa loob. Ang ignition nun, yun yung compressor. So, may live power na yun. Pag makakarga kayo ng flammable na prion, huwag kayo magpapagana ng unit. Sumunod kayo sa protocol kung paano magkarga. Titimbangin ninyo yung prion. Kailangan 40 grams ang papasok sa unit. Tapos ang combination ng PSI dun sa prion gauge. Pagka nakuha nyo na yung 40 grams, makikita nyo yung PSI kung ilan yung pumasok na PSI dun sa unit. Saka nyo ngayon isara yung exit o yung access valve. Saka nyo ngayon isara. Ipitin ninyo yun ano. So yun, wala tayong. No? So, kung ito yung access valve, ipitin ninyo to. Ipitin ninyo yung katawan, dalawa. Ipit talaga. Kasi saka nyo baliin yung pinakadulo. Yung access valve. Saka nyo baliin ngayon. Pagbali, saka nyo ipitin yung dulo. Kailangan wala nang lalabas na ano bago nyo baliin. Ha? Kailangan wala nang lalabas na prion bago nyo baliin. Pag wala nang lumalabas na prion kasi inipit nyo, pag wala nang lumalabas na prion, saka nyo putulin yung dulo. Pag putol, yung dulo, ipitin nyo. Tapos yung tiklopin nyo. Pag tiklop, saka nyo hinangin. Hinangin nyo ngayon. Pag hinang, hinang na, syempre. So, pahinga lang ng konti. Mga 5 minutes lang. Siyempre, mainit yun eh. So, pwede nyo naman punasan ng basa. Nabasahan. So, pag punas, so checkin nyo, malamig na, checkin nyo muna yung mga dugtungan kung may lumalabas na prion.
prion detector o kaya tubig na may sabon. Baka may leak eh. Delikado kasi. Pagka may leak, kasi pinaganan yung unit, kaboom. Sabog. Delikado yun. Kaya kailangan lahat ng dugtungan, hinang na hinang. Walang lalabas. Walang tatakas na prion na flammable. Wala dapat tumakas. Kasi isisecured mo yun ng maigi. Pagka wala naman butas at okay na lahat, yan, saka muna paganahin yung unit. So, pagpagana, kahit doon ka lang sa tabi, hindi na ano yun eh. Kasi sure ka na maganda ang hinang mo, okay naman lahat. So ayos na yun. Pero dapat gagawa kayo nun sa labas ng bahay. O kaya sa lugar ninyo, sa shop. Yun open, open yung lugar. Kasi flammable yan. So doon kayo dapat gumawa. Okay? Yung walang madadami na ibang tao o kung ano man. So yun lang naman. So dahil napanood nyo na yung video at nandun na lahat, napanood nyo na, nakita ninyo kung paano ikarga, pinaliwanag naman sa inyo. Maigi. So, yung unit na yun eh, gawa na kasi. Kaya ganun lang ang ginawa ko doon. So, gawa na kasi yun. So, pinaliwanag ko naman, sana eh, naintindihan nyo at nakakuha kayo ng konting aral sa video na yun. Lalo na sa presentation ko. I hope na nakakuha kayo ng aral maski pa paano. Alam ko naman meron eh. So, yun sa tao na sinabi eh, pumasok daw sa tahanan ko. So nire-request niya na kung ako naman daw papasok daw sa kanya eh sipain ko daw yung kanyang tahanan. Hindi ko tayong ganoon. Hindi ho. Ayoko yun ng ganoon. Pare-pares lang ho tayo na tumutulong sa kapwa ho natin technician. Ang gusto ko lang ho eh kung ako man ho papasok ko sa inyong tahanan dahil may ginawa ko kayo sa akin na hindi maganda, okay lang ho yun. Papasok ko ako sa inyong tahanan upang patibayin yung inyong tahanan, hindi ho para sirain. Okay ho ba, sir? Okay, sir. I hope na nakangiti ka ngayon. Yun lang po, sir. Patitibayin natin yung samahan natin na yung tahanan ito ng refrigeration. So, na walang madidiskrasya. Na lahat eh, magiging masaya, magiging maayos. Basta lahat po tayo eh, magbibigay ng kaalaman sa bawat isa. Lalo na sa mga bagong civil na technician. So, yun lang po. Wala mong masasabi ko palagi. Bago matapos ang video to, subscribe lang po kayo sa video to. Ring the bell. So, pindutin nyo lang yung thumbs up o thumbs down. Okay lang, wala akong problema ho dyan. Siyempre, mas maganda yung thumbs up, di ba ho ba? So, yun na po. Ang lagi kong sinasabi, bago tayo gumawa, bago umalis po ng bahay, magdasal. Walang mabisang baon ang isang tao na nagtatrabaho sa labas, kundi bago lumabas po ng bahay, magdasal. Para lukuban, para bantayan ho tayo, lukuban ng anghel de la guardia ho natin. Sa bawat gagawin ho natin para eh, pagtapos ng buong araw, makakauwi tayong walang nangyayari sa atin. Diba ba? So, dasal ho laging palagi, lagi ho tayong mag-iingat, dahil ang trabaho natin ay hindi ho basta-basta. Hawak po natin ang mga chemical na hazard na maaaring makasira ng kalikasan at ng katawan po natin. So, ito po sa muli. Hanggang sa muli po uli, ito po si Sir Manny. Paalam na po sa inyo hanggang sa muling video. Makikita tayo uli. So makikiligo muna ako sa dalawang to. Sige po. Hanggang sa muli po. Paalam.